Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Latest weather update po muli tayo. October 7, 2023. So may binabantayan po tayo ngayon. Dalawang active low pressure area nga po. Makikita nyo naman po sa bandang Visayas area. So ito pong nauna or itong nasa gitna, no, ay may estimated pong layo ngayon, no, na 3,045 kilometers east of Visayas. At as of now, ito po'y pumapalo sa lakas po na 30 kilometers per hour, no? Pero wala pa naman po itong direktang epekto sa ating bansang Pilipinas dahil mahina pa naman. So patuloy pa rin binabantayan ng gilaw nito at lalo na yung pagkilos dahil nagbago siya ng direksyon niya, hindi niya po sinundan. Ito nga pong dinadaanan ni Bagyong Jenny. Meron din po tayong isang binabantayan, ma, dito nga po sa bandang Pacific Ocean na isa ring active low pressure area, which is ngayon ay nasa 55 kilometers per hour. Wala pa rin po itong direktang epekto sa ating bansang Pilipinas, bagkus talagang patuloy na binabantayan yung pagkilos. Posible po itong maging bagyo sa paglipas lamang ng ilang mga oras, no, or within 24 to 48 hours. Tignan nyo mabuti yung pinakamata. Dito nga po sinasabi natin ng bandang Visayas na active low pressure area, which is nasa 30 kilometers per hour. Pa-northwestward po ang kilos, sa bilis naman po na 10 kilometers per hour. So nagbago ang direksyon nito. Kung nakaraan lamang sinusundan nito yung direksyon nga po nitong si Bagyong Jenny, pero biglang nagbago yung lihis niya at gubit na sa bandang Visayas area. Pero wala pa itong epekto sa Pilipinas dahil nakita nyo naman, wala pa, nasa labas pa ng par, no. Ito yung sinasabi natin na posible maging isang bagyo nga, at kapag ito yung naging isang bagyo, tatawagin itong Bagyong Kabayan sa Pilipinas, no. Makikita nyo mabuti, medyo malakas ito, nasa 55 kilometers per hour, pa-northwestward po ang kilos, sa bilis naman po na 15 kilometers per hour. So pinaghahanda po tayo, no, as of now wala pa namang bagyo na ulit na nakapasok o sama ng panahon sa ating bansang Pilipinas, kaya maging I'm ready po tayo sa mga posibilidad na mangyari dahil never and ever po natin mape-predict ang galaw po ng bagyo ng panahon, pabago-bago po yan. At dahil nga po nasa rainy season na tayo, ina-expect natin na sunod-sunod po ang mga bagyo na papasok ngayong nga pong buwan ng Oktubre. Kung may mga lakad kayo ngayong gabi, mas magandang i-check muna natin ang kalagayan ng panahon, kung maulan nga ba, ugaliin nga po magdala ng payong, jacket o sombrero, panlaban na nga rin po sa lugar sa ulan, no, dahil na-expect natin dahil nga po sa southwest monsoon, posibleng magkaroon ng pag-uulan especially sa gabi. Maging I'm ready po tayo sa mga posibilidad dahil never and ever po natin mape-predict ang galaw po ng panahon ng mga bagyo, no. Narito lamang po kami para i-update kayo sa kalagayan ng ating weather condition. So mag-ingat yung mga bahaing lugar sa Metro Manila in case magkaroon ng localized thunderstorm or patuloy na pag-uulan gaya hindi sa matataas ng lugar, no, especially sa Baguio area na lagi po nagkakaroon ng landslide dahil sa palakas at patuloy na pag-uulan. Patuloy ko po kayong update and please huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe for more weather updates. Maraming salamat po sa inyong lahat.